Ano yung mga prospect na project na yung mga boss. Ayan, kasama natin si Architect Oliver tsaka si Sir ano. Ito to. Hello. Tawagan ka namin. Ito. Ate, nagastos ng bahay. Huwag ganun pa yung nagawa natin. Paigit ko. Marami kang nilakit eh. Shout out mga vloggers si Ray. Ayan ang pa-estimate niya sa atin. Salamat. Salamat eh. Walang nagano dito, madam. Design fee. Saka sa estimation. So, yun kasi yung ano lang. Ipapagawa, sir? Siyempre yung okay, so ayan, magandang araw po sa inyo't mga boss. So, lilibot po tayo mga boss sa mga prospect na project. So, yun po yung gagawin natin ngayon. So, limang project, ika-anim po yung, ay, anim na, ano to, prospect. So, yun, anim na site. Tingnan natin kung kaya natin libutin yung mga project na yun. Ano mga prospect na project na yun mga boss. Kasama natin si Architect Oliver, tsaka si si Architect Ian, susunod na lang po daw siya. So marami po tayong pupuntahan ngayon. So yun lang naman yung ano, lakad natin ngayon mga boss. So tara. Okay. Tara mga boss oh. Dito na po tayo sa first site. So kay Ma'am Reyes. Ayan. So malakam po. Malakam pa. Malakam pa kamiling tarlac. Kayo po si Ma'am Kay Reyes po? Sino? Ah, Kay Reyes po. Kay Catherine? Ah. Opo. Ah, Kay Reyes eh. Catherine. Ah. Yung papasyal po dito na Maclagonilla. Ah, sige po. Ayan mga boss, si ano na pangalan niyo, ma'am? Ako Nisa. Nisa. Oh, Nisa. Ano si Catherine na lang. Ayan si ano, ay naka-vlog tayo, ma'am. Oh. Ano pakabasaan mo si Ma'am Catherine, no? Nakikita ka sa ano, sa buong mundo. Ayan nga, naka-vlog tayo. Hindi. Ayan oh. Ayan nakalagay ka na dito eh. Dito ka lang oh, di starring ka na. Kana ano niyo si Ma'am Catherine, ma'am? Ay, yung dati niya, barkada ko yun. Hanggang ngayon na si, ano na, nung wala na si daddy niya, o kami na. Mabit yan. Oh, yeah. Wala kang masabi. Speechless, no? Wala masabi ka. Oo, talaga yun. Ayan, talaga. Nakita ko rin naman kanina. Ay, na, ano ko rin sa pag-uusap namin kanina. Oo. Talagang ano sa ano pa lang panalitaan niya talagang mabait. So ayan, tingnan natin po dito, libutin po natin itong mga boss, yung mga ipapagawa ni Madam. So dito si Madam Catherine. So ayan, tatanggalin na po to, tapos extend po yung mga room. So ano kasi ito, doon sa loob tatlong room po to, so bali gumawa lang sila ng partition dito, kaya parang naging tatlo. So ang gagawin dyan, extend po yan hanggang dito. So 2 meters po yon. So may maiiwan dito na 2 meters. So andito na po yung daanan. So dito matatanggal na po yan, itong bodega na to. So may extend po siya. Yung kwarto na to ay may extend. Yan, ay pakita ko na doon sa loob mabaya. Kasi tatlong kwarto po yan. Naggumawa po sila ng mga partition.
Pero pag dito sa labas, titingnan mo, dalawang ano lang siya, dalawang kwarto. So tatanggalin na rin ito mga boss. Tapos yung mga bakod, siyempre ayusin po natin. Magde-design po tayo ng mga bakod na maganda. Kasi kasali na po pati yung grills. Okay, dito sa mga kusina, so sabi ni Madam, so papalitin na rin itong mga cabinet. Tapos itong ito dito sa baba. Ngayon, sinadjust ko na palitan na rin ito. So ang gusto niyang palitan kasi ito, itong kitchen sink. So ngayon, gusto kong iayos itong bandong kusina. Gusto kong mas maganda pa siyang tignan. So siguro ililipat natin yung mga ibang lutuan. So siguro ito yung lutuan dito para medyo tignan ko na lang mga boss. So ang gusto kong mangyari dito ay modular cabinet na lang. Ngayon natin, siyempre ito yung sinasabi ko dito sa loob. So tatlong kwarto po ito. So gumawa lang sila ng partition kaya naging tatlo. So dalawang kwarto lang po siya. So pag natin yan, in-extend po natin ito sa labas, magiging dalawang pintuan na lang po ito na malalaki. So hindi na siya tatlo. Tapos napansin ko rin dito itong mga ito, lang po kasi ito eh, kahoy. So yan, ito, kahoy din to. So dito, may anay na rin. Ito to. Ayan, ayun o. May anay na. Nadaanan na lang anay. So papalitan na rin ito. Tapos, siyempre pati pintuan papalitan na rin. Tapos isa pa na ipapagawa dito yung mga bintana. Papalitan na rin yung mga bintana nito. Tapos i-remodel na po natin. Tapos ito, itong security grills niya, siyempre tatanggalin na rin natin ito. So kasi i-remodel na natin, hindi na po ito nababagay doon sa gagawin nating model. So tatanggalin na rin ito. Kung maglalagay tayo ng security grills, siguro yung mas model na. Siguro tubular. So ganun na lang po yung gagawin natin. Tapos yung mga moldura, so may moldura po siya. So tingnan natin na lang kung ano po yung maganda kung lalagyan pa rin ba natin ng moldura pero square o kahit wala na. So tingnan na lang po natin. Tapos itataas itong bubong. Siyempre magdadagdag tayo ng hollow blocks dyan. Tapos na lang tayo, magbibiga. So ganun mangyayari dyan kasi gusto ni Madam medyo mas mataas yung bubong para hindi mainit. So ganun gagawin natin dyan. Siyempre pag tinas natin yung bubong, yung mga kisame na ito, masisira na rin. Tapos papalitan na rin itong andito, talagang palitin na naman na eh. Tapos pa itong pati itong gutter. So pati spandrel kasama na yan. Tapos downspout, yan isama na rin natin yan. So pwede pa naman itong mga downspout dito, pero siguro mas maganda siguro palitan na rin para bago na. Tapos iayos natin. Tapos ito, ayan, gusto kong i-remodel din yan. Tapos dito sa harap, gusto ko rin i-remodel. So, ganun ang gagawin natin. Tapos, tingnan lang po natin yung mga, yung mga ilalagay nating cladding dito sa labas. So, yun po yung mga gagawin dito. Tapos ito, i-flat po ito. I-flat pa po itong area na to. Tapos, garahe. Doon pala sa garahe yung mga boss. Gusto ang palagyan ni ma'am ng garahe dito. So sabi ni Madam kanina, tatlong sasakyan yata. So kung lalagyan natin ng bubong ito hanggang doon na. Hanggang doon po sa mula dito hanggang doon na po. So lalagyan, bibigyan po natin sila ng magandang magandang garahe. So pag-usapan na lang namin ng architect. Tapos dito sa ito sa main gate, dito sa gate natin, tatanggalin na po ito. Itong para sa dito sa malit na tatanggalin na po ito mga boss para isang gate na lang. Okay, para hindi daw na sila mahirapan na pumasok dito.
Tapos ito, papalitan na rin yan. So, i-remodel natin. Tapos tatanggalin na rin po ito. Pati yung grotto, tatanggalin na po yan. Okay. So, yun yan. Wala na yata akong nakalimutan na ipapagawa rito. So, yun lang. Parang, nagpatayo tayo ng bagong bahay. Pero, yung base andito pa rin. So, parang magdadagdag lang tayo ng taas. Tapos, natin, re-redesign. Parang ganun lang. Okay na? Ayun nga, siya nga pala mga boss, natanong namin yung Puso Negro pala na ito, nasa loob ng bahay. So, sasuggest na lang po namin na ilabas namin yun para mas maganda. Nasa loob daw yung Puso Negro. So, tara na. Sige madam. Wala akong mapamirinda. Okay lang ma'am. Mag-Jollibee kami mamaya. Sige ma'am. Tawagan ka namin. Oo. Sige ma'am, maraming salamat ha. Okay. Tara. Tapos na yung isang site. Punta naman tayo sa kabilang site sa San Tayo Architects sa Baksay. Baksay Kamiling. So dami kasi natin pupunta dito. Limang project ito, pang-anim yung last na dito sa may panikay, bali anim. Anim na prospect. So tara. Okay, so andito na tayo sa site 2. Baksay. Kay Ma'am Hilda Toledo. So ito po yata bahay nila. Tara, magano tayo. Mag Apo, ano ba yung ano sa apo? Ilocano kasi yung apo eh. Magtaupo, taupo pala. Apo. Ay, dito dyan. Sige pala ni Ma'am Hilda Toledo. Atay? Sa atayan? Ay, tay? Ha? Thank you, sir. Dito para sa tapat. Kabila pala. Ma'am, hello po. Magandang umaga po kay Ma'am Hilda Toledo po. Ako po yung pupunta rito. Apo. Pwede po kami pumasok, Nay? Sige po. Apo. Okay, so dito mga boss, ang pinapaisimit sa atin dito, itong tile, so makikita nyo naman, na gano'n na siya. May mga crack na. Ayun. Umano na yung mga crack niya, nagbakbak na. Tapos dito sa classes natin, gusto rin itong roofing natin, gusto rin baguhin ni madam. So ang gagawin natin dito, classes na. Tapos sinadjust ko na rin na itas itong ceiling natin para mas maganda. So yung mga detalye na ipapagawa dito. Tapos dito babagbagin po ito. So isang ano lang to, dire-diretso na to hanggang dun sa kusina. So sinadjust ko rin na palitan na rin to kasi papantay na kasi natin flooring dito. Masyado nung mababa pag napalitan natin. Ay, natabunan. So medyo mababa na yan. So ito gustong i-retain ni madam. So papalitan yung yung tiles niya. So tapos yung tatasan itong roofing, tapos papalitan na rin yung mga ano nito, yung design ng roofing natin. Tapos ceiling. So yun yung pina rough estimate niya. So ang sabi ko sa kanya ma'am, rough estimate lang po yung papakiang ano namin kasi hindi pa namin masisigurado yung lahat ng gagawin dito. So kasi ang kailangan gawin kasi namin dito mga boss, gumagawa kami ng design, tapos doon namin binabase yung mga gastos ng bahay. So ganun po yung ginagawa namin. So design fee, acceptance fee, yun po yung tawag namin doon sa design fee na yun. Nandun na rin po yung estimation, tapos yung perspective ng gagawin nating bahay. So doon na naka-detalye. So
So pag ganun mga boss, pati doon sa nanggalingan natin kanina doon sa Malacampa, kumuha rin po kami ng acceptance fee, design fee, para ma-idea po sila na kung magkano yung mga gastos nila. So kasi accurate po yun. So lahat ng gagawin natin sa bahay, nakadetalye na po doon, pati perspective. Doon sa perspective naman po, tatlong beses po tayo pwedeng mag-revise. Kung wari, submit na po kami ng perspective kung di nyo nagustuhan. So may dalawa po tayong ano, so tatlong beses na pwedeng palitan. So ganun lang po, nag-usap naman na kami ni Madam, binigyan namin rough estimate. Ngayon okay na sa kanya, magbibigay rin siya ng 50% na doon payment para doon sa design fee natin dito. So parang doon din sa kapila. So ayun, yun lang yung ano natin dito, pinunta natin sa second site. So mayroon pa tayong apat na pupuntahan, apat na project. Yan, ililipat. Okay, so yun lang mga boss. So sige mother, ingkabin. Tara na. Ajay. Ano yan, may susukatin ka pa? So may apat pa tayong pupuntahan. So ayan, 2 down. Nakakuha ko ng oras na. Ayan, 11.5. So may apat pa. Tignan natin mga boss. Let's go. Tarlak naman. Okay, so pangalawa ay pangatlong site mga boss. Dito po tayo sa ano to? Saan ba to? Andiyan po. Andiyan po. Opo. May nagtatanong kasi. San Vicente Tarlac. So site 3. So may tatlo pa po tayong pupunta pagkatapos na ito. Ito naman si Sir Duke Pamintuan. Duke Pamintuan. So ayan yung kaibigan niya si Sir Uncle Nelson Rebillos. So taga sa amin din po, halos kamag-anak din po namin. Ito yung kaibigan niya. Kaya po si Sir Duke po. Duke po, Dok. Dok. Sa phase 2 po tayo. Sige po, dito lang po tayo sa bakay. Dito na lang. Dito na lang po tayo sa kabila. So tara. Bun. Sumurutan. Tara. Sige po, sir. Marami kaming nilakad eh. Ay, dika, sago na. Sago na. Tukong kayong pak. Sige po. Sige po, sir. Sige po yung pap. Oh, sige po, sige po. Okay. Okay, so ayan mga boss. Dito tayo sa site 3. So may tatlo pa po tayong naiwang pupuntahan. So ayan, kasama natin si Sir Doc Pamintuan. Shout out po. Ayan. Bagus ba gusto yung kamustahin sila paring Reggie? Shout out mga vloggers, si Reggie, ka-farmers, Jimmy Speak, si Kabeli. Ayan. Ayan, mga subscriber din po ni nila paring Jimmy. Parang bes na pumunta dyan si Kabeli. Oh, ayan pala mga boss. Ayan, pumunta na pala dito si si paring Kabeli mga boss. Dito sa apartment, nagluto po daw siya dyan. Dalawang beses na po daw siya pumunta rito. Ayan, shout out kay paring Kabeli. So siya po yung pangatlong pinuntahan natin. So balak po nila magpagawa ng apartment. So dalawang pintuan. So yun po yung natin dito. So pa-estimate lang muna naman para magkaroon ng idea si Sir Doc. Okay, so ito nasa 150 square meter to. So siya 15 by 10 yung area niya. So yan yung balak na patayuan ni Sir Doc ng apartment.
So punta muna tayo dun sa bahay nila, sir, dahil meron doon siyang papakita sa bahay nila, yung bubong. So yun ang papa-estimate niya sa atin. So tara. Tara. Sige, sir, maraming salamat. Okay, salamat. Okay. So tara, doon naman tayo sa pang-apat ng project. Ay na, ocular visit. Site visit. Okay, so andito pa tayo sa pang-apat na site na papasyalan natin. Ayan, sa shout out kay Sir Jerwin. Ano 'yan? Mansalo, Jerwin Mansalo. Nakalimutan ko na, sorry. Ayun, madali na pala. Talagang papalitan na 'to. Tapos yung gusto ni Sir, itatas pa yung ano nito, yung roofing niya. So puro anay na. Bilang anay yun. Napuno na pala ng anay. Walang nagano dito, madam? Walang nakatira? May kulawasan din niya sa loob. Opa, ito. Medyo mababa nga yung ceiling. Oh, may pusa. Ming ming! Mabantay. Okay. Ayan, may CR pa pala dito sa likod eh, no? So andito tayo sa likod banda. Okay, so may mangga siya, oh. Hingi tayo mamaya. Ah. Ito natin yan. Awan. Okay, so ayun mga boss. So dito mga boss, ang gagawin dito, itataas yung ceiling nito. So pati roofing siyempre itataas na yan. Tapos yung design kasi nito, dito yung pinakamataas, tapos yung slope niya nandoon sa likod. So mangyayari niyan, doon na po yung mas mataas sa likod, tapos dito po yung mas mababa. Kasi balak kasi ni sir, kung gusto niyo mag-additional ng ano, mag-extension ng building doon sa likod, nakaabang na po siya. So yun po yung papagawa niya rito na ano, kinonsulta sa atin. Tapos siyempre ceiling, tapos yung mga flooring, magtataas din po tayo. So yun po yung mga detalye. So ngayon nag-usap na kami ni sir. So kumukuha lang po kami ng ano, para sa design fee, saka sa estimation. So yun kasi yung ano namin pag nag-clear kami. Mas maganda kasi kung may pagbabasihan tayo. So gaya rin dun sa pinunta namin kanina, ganun din po lahat ng mga ano natin, mga procedure pag pupunta tayo sa mga project. So, gaya din po sa kanina. So kasi kanina yung mga pinunta na natin ay paliwanag natin ng mayos sa mayari. So okay naman na sa kanila. So magdadong na rin naman sila mga boss. So yun lang. So ito po yung pang-apat na site na pinunta natin. So hintay na lang po natin yung go signal ni sir, kung ano po yung decision niya dito sa bahay ni nila. Okay, so let's go. Punta naman tayo sa lapas. Tara. Okay, so andito naman tayo sa panglimang site na ating bibisitahin kay Sir Ramel Justo. Ano na ipapagawa? Renovation din. Renovation. So pumasok kami kanina rito, maliit yung daan kaya bumalik kami. Dito lang kami sa highway nagpark. So eh, pwede nang palang lakarin dito. Hello po, Sarah. Saan po yung ipapagawa, sir? Ito, boss. Ah, sige po, sir. Pwede pong punta natin? Kanano niyo po si Sir Ramil, sir? Kapatid. Ah, kapatid niyo po, sir. Ah. Magandang araw po. Ayun. Itong room po daw gagawing dalawa na lang.
Okay, so ito yung panglimang site na pinunta natin mga boss. So dito, ang unang concern nila doon sa kwarto. So gagawin nilang dalawang kwarto na lang yon. Tapos yung sa gitang kwarto, punta natin mamaya para ma-explain ko. So tapos dito, pintura, tapos yung mga ibang accent. Yun po yung gagawin natin dito. Tapos dito, dito sa loob, ayan, tiles, pinapa-estimate na rin sa atin. So ito po yung kwarto na sinasabi ko, tatanggalin na po ito. So bali, sasarahan na po ito, tapos doon po tayo maglalagay ng CR doon sa bandang gilid. So dito sa divider, tatanggalin na rin po yan para lumuwang yung area. So yun po yung ibang gagawin dito. Tapos pintura rin dito sa ano, sa buong bahay. So yun po yung pinapa-estimate nila. Okay, so yan lang. Siyempre yung ano nito, yung posemegro na ito, doon sa likod pala mga boss. So padaan na lang natin dito. So andun kasi yung posemegro sa labas, sa likod. Okay, so ganun din, kumuha rin po tayo ng design fee o acceptance fee. So doon sa acceptance fee, so naipaliwanag ko na rin po, andun na po yung perspective natin to estimation. So okay naman na. So yun lang kinuha natin dito. Magbibigay po sila ng 10% ay 50%. Tapos pagkatapos nun, yung pag okay na yung design, doon na lang po nila ibibigay yung another 50%. Okay, so ayan lang mga boss. So tara na, punta na tayo sa last site. Sige po sir. Maraming salamat. Sige po nai. Okay. Sige po sir. Tara, let's go. Ayan o mga boss. So 4:30. Ay 4 o'clock. So ngayon pa lang kami magtatanghalian. Wala na kaming oras. Ayan, so yung isang pupuntaan natin, naghihintay na ng 4:30. So alas 4 na ngayon, no? So hindi pa kasi kami kumakain mga boss, gutom na kami. Kaya nag-drive through na lang kami mga boss. Ayan, kain muna tayo mga boss. Okay, so andito na po tayo sa pang-anim na site. So ano po ito, subdivision. So 200 square meter po yung papagawa nilang bahay. So yun ang pagmi-meetingan namin ngayon. Sana makuha po natin. So yan mga boss. A few moments later. Okay, so ito po yung lupa na pagpapatayan natin. So ngayon pupunta po tayo sa isang cafe para pag-uusapan yung mga detalye ng bahay. So ayan, tara. Bring out din natin. 2,000 years later. Okay, so ayan, dito na po tayo sa bahay. So 7:31. So 7:31 na. So natapos din yung anim na site na pinuntahan natin mga boss. So tumagal lang tayo dito sa last kasi ito yung mismong medyo malapit na yung nasa, kumbaga nasa 80% na yung chance natin na makuha yung project. So pinag-uusapan na po namin yung mga detalye ng bahay. So pero hindi pa tayo sigurado doon kasi hanggat wala pang down, wala pa po tayo ayan, sige. Wala pa tayong sure. Ay, kararating lang namin. Gandang gabi. 7:30 na. Gabing-gabi na. Ay, kunin mo pala yung detalye doon sa